Sa pagsisimula sa larangan ng solar power, ang pinakaunang tanong na maiisip natin ay kung ano ba itong solar power system. Ang concept nito ay gawing electrical energy ang liwanag na galing sa araw upang mapaandar ang mga appliances natin sa bahay. Generally, may dalawang uri ng solar power system, which is nagkakaiba lang mainly sa grid connection. Ang unang klase ng solar setup ay ang off-grid or standalone setup, kung saan hindi konektado sa grid o linya ng kuryente na galing sa Meralco o electric cooperative. At ang ikalawang klase naman ng solar setup ay ang on-grid o interactive setup, o tinatawag din itong grid-tied, kung saan konektado ito sa grid o linya ng kuryente na galing sa Meralco o electric cooperatives. Dahil sa advancement ng ating technology, meron ng mga variations ang mga setup na yan, gaya ng mga hybrid solar setup na applicable sa parehong off-grid at on-grid system. Pero, matutunan din natin yan habang nag-i-explore tayo sa field ng solar power system. Ngayon, para madaling matandaan, tatawagin natin itong dalawang setup sa simple terms nila. Ang off-grid para sa solar setup na hindi konektado sa grid, at ang on-grid para sa solar setup na konektado sa grid. Paano ba nagtatrabaho ang dalawang setup na ito? At ano ang kaibahan nila pagdating sa parts? Ano naman ang main advantages at disadvantages ng bawat setup na yan? Sasagutin natin ang lahat ng katanungan na yan. So, paano nga ba nagtatrabaho ang off-grid at on-grid na setup? Ganito nagtatrabaho ang off-grid na setup. Ang pinaka-source natin ng energy ay ang liwanag na galing sa araw. Ngayon, paano natin makukuha ang energy na yan? Kailangan natin ang solar panel upang sumagap sa liwanag mula sa sinag ng araw. Ang liwanag na nasasagap ng solar panel ay ginagawa niya itong electrical energy. Ngayon, ano ang ginagawa niya sa electrical energy na yon? Ipapasa niya ito sa isang imbakan ng electrical energy, kung saan ito ang trabaho ng battery. So, ito ngayon ang function ng battery sa isang solar setup, ang mag-imbak ng electrical energy na galing sa solar panel. Ang liwanag na galing sa araw ay nagvavary at hindi stable. Minsan kasi, maliwanag ang sikat ng araw, tapos biglang dumidilim o maulap. Tapos, maya-maya ay mainit na naman uli. Kaya, ang electrical energy na makukuha at mapuproduce ng solar panel ay nagvavary at hindi rin stable. Kaya, kailangan may mag-regulate o magko-control sa electrical energy na galing sa solar panel. Ito ngayon ang purpose ng solar charge controller. Sa electrical, dalawa ang klase ng current. Ang direct current or DC at ang alternating current or AC. Ang direct current ay matatagpuan sa mga electrical source na gaya ng mga battery. Ang common value ng direct current sa battery ay 12 volt. Ang alternating current naman
ay matatagpuan sa mga electrical source na gaya ng generator at mga outlet sa bahay. Ang common value ng alternating current mula sa mga source na iyan ay 220 volts. Ngayon, paano natin mapapagana ang mga appliances na typically nangangailangan ng 220 volts AC? Gayong 12 volt DC lamang ang battery ng solar setup natin. Dito na ngayon papasok ang tinatawag na inverter. Ang main purpose nito ay ang i-convert ang direct current upang magiging alternating current. So dahil sa inverter, ang 12 volt DC na electrical energy ay magiging 220 volt AC. Meaning, mapapa-under na natin ang ating mga appliances sa bahay. Ngayon, paano naman nagtatrabaho itong on-grid na solar setup? Itong on-grid setup naman ay may tatlong basic parts. Gaya nung sa off-grid setup, kailangan natin ang solar panel upang sumagap sa liwanag mula sa sinag ng araw. Ang liwanag na nasagap ng solar panel ay ginagawa niya itong electrical energy. Dahil ang liwanag na galing sa araw ay nagvavary at hindi stable, kailangan pa din natin ng solar charge controller para mag-regulate at magko-control sa electrical energy na galing sa solar panel. Ngayon, ano ang purpose ng inverter sa on-grid na setup? May dalawang purpose ang inverter dito sa on-grid. Una ay ang mag-convert sa direct current galing sa solar charge controller at gawin itong 220 volt na alternating current para mapaandar ang mga home appliances. Ang ikalawa naman ay ang mag-export ng electrical energy sa Meralco o electric cooperatives. Yes, you heard it right. Pwede kang mag-supply ng power sa Meralco o electric cooperative sa ganitong setup. Ngayon, ano naman ang main advantages at disadvantages ng dalawang klase ng setup na ito? Ang advantage ng off-grid ay yung may kuryente ka pa rin kahit brownout ang Meralco o electric cooperative. Pero, mas matagal ang return of investment dahil gumagamit ito ng battery at mahal ang battery. Ang advantage naman ng on-grid ay wala itong battery. Kaya, mabilis mong mababawi ang investment mo. Yun nga lang, ay brownout ka din kung brownout ang Meralco o ang electric cooperative. Mapa-off-grid or on-grid man ang paplanuhing setup, dapat tama ang computation o calculation sa pag-size at pagpili ng bawat parts ng solar power system. Para maging efficient at higit sa lahat, ang pinaka-importante ay maging safe ang bawat project na gagawin natin. Speaking of correct sizing at computation and calculation ng bawat parts ng solar power setup, may dalawang detalyadong Tagalog tutorials tayo sa lahat ng parts na iyan. Nariyan yung para sa solar panel, solar battery, solar charge controller, inverter, wires, at mga system protection na gaya ng fuse, circuit breaker, SPD, grounding, at iba pa. And in addition, may mga ginawa din tayong mga video na sumasagot sa mga basic questions regarding sa solar setup. Halimbawa nito ay kung bakit dalawa ang voltage at current ng solar panel. Ano yung term na SOC
at DOD? Ano ang kaibahan ng watts at watt hours? Ano ang kaibahan ng watt hours at ampere hours? Kung pwede bang gamitin ang AC circuit breaker sa solar setup? Pwede bang gamitin ang THHN wire sa solar setup? At marami pang iba. Para mapanood ang mga videos na iyan, i-click nyo lang ang mga links sa description para mapanood ang bawat video. So yan po ang kabuuan ng ating video about sa introduction at overview ng solar power system. Sana may naitulong ang video na ito upang masagot ang inyong mga katanungan tungkol sa topic ng solar power setup. So, kita-kits na lang sa next upload natin. Siya nga pala, para magiging updated ka sa mga next tutorials natin, subscribe na at paki-like ng video na ito at paki-pindot na din ang bell button. Salamat po!